gabi, Oriental Mindoro mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaraw Vision Network. Ako po si Jake Viray at ito po ang TVNet Newsline. Ikasampo sa buwan ng Mayo, taong 2024. At sa ulo ng ating mga balita. 2024 DOSDR-STW formal nang binuksan DOS Secretary Renato Solidum personal na dumalo sa nasabing gawain. Mga lumitaw na tarbo sa lungsod at ilang bayan sa lalawigan, bahagi pa rin ng langis na tumagas sa lumubog na barko ayon kay Governor Bonds Dulor. At Miss Universe Philippines candidates bumisita sa lalawigan. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye na ating mga balita, bumisita sa lalawigan ang 33 nagagandahang kandidate ng Miss Universe Philippines 2024. Dumating ang mga ito ikawalo ng Mayo kung saan ay dumiretso ang mga kandidata sa Kapitolyo at mainit na tinanggap ni ng Governor Yumelito Bonds Dulor at Vice Governor E.J. Falcon. Bumisita sa lalawigan ang 33 nagagandahang kandidata ng Miss Universe Philippines 2024. Dumating ang mga ito ikawalo ng Mayo kung saan ay dumiretso ang mga kandidata sa Kapitolyo at mainit na tinanggap ni Governor Yumelito Bonds Dulor at Vice Governor E.J. Falcon. Alas 5 ng hapon nang isigawa naman ang motorcade na inabangan ng mga Kalapeño. Nabigyan ng pagkakataon naman ng marami nating mga kababayan na makasama ang mga kandidata, kumuha ng litrato at magpahayag ng kanilang suporta sa isinagawang meet and greet sa Plaza del Gobernador na sinundan ng sponsors night sa Oriental Mindoro Heritage Museum. Ika-9 ng Mayo, tumulak naman ang mga ito sa Bayan ng Bako para sa kanilang charity event kung saan ay benepisyaryo ang Bayanan Elementary School. At upang higit na ipakita ang natural na ganda ng lalawigan, isinagawa ang tourism photoshoot sa Infinity Farm Resort. Baka sa mukha ng mga kandidata ang kasiyahan sa mainit na pagtanggap sa kanila ng mga Mindoreño, habang kanya-kanyang paborito ang mga kababayan natin sa susuportahan nilang kandidata at mag-uuwi ng korona sa inaabangan namang Miss Universe Philippines 2024 sa May 22. Samantala, hindi dapat maalarma at ipag-alala. Ito ang pahayag ni Governor Bonds Dulor sa muling paglitaw ng mga tarpaulin sa lungsod ng Calapan at sa bayan ng Pola. Ang kabuang detalye sa ulat na ito. Muling lumitaw ang mga tarbo sa lalawigan, partikular sa lungsod ng Calapan at sa bayan ng Pola. April 22, 2024, bumungad sa mga residente ng Barangay Parang at Suki ang mga tarbos na mas malaki pa nila sa dati nang lumitaw dito sa panahon noon ng oil spill. May 4, 2024 naman, sa kabilang Ibayo Beach sa bayan ng Pola, nang muling makakita ng tarbos sa mga residente dito. Agad naman na pinaimbestigahan ng punong ehekutibo ng kapwa lugar ang pangyayari. Malinis na rin ang nasabing mga baybayin at wala na anilang muling umultaw na tarballs sa mga nasabing lugar o ulat mula sa ibang bayan sa lalawigan. Pahayag naman ni Governor Yumelito Dulor, nang makarating sa kanyang kaalaman ang pangyayari, agad niyang inatasan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ganun rin ang Philippine Coast Guard na imbestigahan ito. Base aniya sa report, ang mga lumitaw na tarballs ay mula pa rin sa lumubog na bangkong MT Princess Empress at bahagi ang mga ito ng mga kumalat na langis noon. Ang mga ito ay ang mga langis na pumailalim sa karagatan at dahil sa agos at pagbabago ng panahon ay napadpad muli sa mga baybayin dagat. Matapos ang dalawang insidente ng paglitaw ng tarbo sa Calapan at Pola, ay wala na aniyang kaparehas na ulat o pangyayari mula sa iba pang bayan na nasalanta rin noon ng oil spill. Ligtas rin aniyang karagatan at nananatiling pasado ang water quality sa lalawigan. Binigyan din rin ng gobernador na walang dapat ipag-alala o di dapat maalarma ang mga Mindoreño sa naturang pangyayari.
antabayanan na iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mo hindi tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naay sa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiansa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy na ating mga balita sa temang siyensya, teknolohiya at inobasyon, kabalikat sa matatag maginhawa at panatag na kinabukasan, formal na binuksan ang 2024 Mimaropa Regional Science and Technology and Innovation Week, ikapito ng Mayo sa Calapan City Convention Center. Ang okasyon, personal na dinaluhan ni DOSC Secretary Renato Solidum Jr. Formal na binuksan ang 2024 Mimaropa Regional Science and Technology and Innovation Week na binigyan tema na siyensya, teknolohiya at inobasyon kabalikat sa matatag maginhawa at panatag na kinabukasan. Pinangunahan ito mismo ni DOST Secretary Renato Solidum kasama sina Governor Yumelito Dolor, Undersecretary Engineer Sancho Maborang, Mimaropa Regional Director Dr. Maria Josefina Abilay, DOST Provincial Director Jesse Pine, City Mayor Malu Murillo, ilan pang local government officials, kinatawa ng iba't ibang sektor, organisasyon at ilang pribadong individual. Layunin ng gawain na mailapit sa mga mamamayan ang mga produkto, serbisyo at programa ng ahensya. Gayun din ang maipakita ang mga modernong teknolohiya na resulta ng mga makabagong imbensyon upang pagbutihin pa ang kalidad ng mga produktong mayroon ang rehiyon. Kaugnay nito, taus-pusong pinasalamatan ni Governor Bonz Dolor ang pamunuan ng DOST sa mga inobasyon na naturang ahensya upang matulungan ang mga oriental Mindoreños. Nagpasalamat rin ang gobernador sa nasabing ahensya para sa mga proyektong Food on the Road Innovation and Processing Facility o Food Trip, isang mobile modular food processing facility na nakatalaga para sa lalawigan ng Oriental Mindoro na formal din niyang tinanggap sa pamamagitan ng symbolic key mula kay Secretary Solidum. Ang mobile facility na ito ay iikot sa lalawigan upang umalalay sa mga magsasaka at mangingisda na mapatagal pa ang mga produkto at mapataas ang kalidad nito sa tulong ng naturang pasilidad. Tampok sa pagdiriwan ng RSTW ang mga exhibit ng mga samahan at individual na nabigyan tulong ng DOST. Mayroon ring forum at press conference upang katuwang ang national at local media ay higit na mapalawak ang maabot ng mga mahalagang impormasyon sa mga serbisyo, proyekto at programa ng DOST. Ang RSTW sa lungsod ng Calapan ay ang ikalawa mula sa 16 na rehiyon sa bansa. Tatagal ito ng 3 araw mula May 7 hanggang May 9 sa Calapan City Convention Center at bukas para sa publiko. Samantala, sa isinagawa namang press conference matapos ng programa ng formal na pagbubukas ng DOST Mimaropa Regional Science and Technology and Innovation Week,
ipresenta sa mga dumadong national at local media ang GOST Food Trip, ang Project Moses at ang Mimaropa Stars Volume 6. Matapos ang programa ng formal na pagbubukas ng DOST Mimaropa Regional Science and Technology and Innovation Week, isang press conference ang isinagawa kung saan ay humarap sa national at local media si DOST Secretary Renato Solidum Jr., DOST USEC for Regional Operations Engineer Sancho Maborang, Mimaropa Regional Director Dr. Maria Josefina Abilay, DOST Provincial Director Jesse Pine, MINSU President OIC Dr. Christian Anthony Agutaya, at si Provincial Agriculturist Christine Pine. Dito prinesenta ang Food on the Road Innovation and Processing Facility o Food Trip, isang food processing facility on wheels na kaloob ng DOST Mimaropa para sa Oriental Mindoro. Ayon kay Provincial Agriculturist Christine Pine, sa pamamagitan nito, mas mabilis, mas magiging handa ang mga produkto ng lalawigan para mapatagal at mapataas ang kalidad sa pagsasapamilihan. Kasabay din ito ang paglulunsad ng Project Moses, isang local weather system na magkatuwang na itinaguyod ng MINSU at DOST. Gayun din ang Mimaropa Stars Volume 6, isang aklat na naglalaman ng mga success stories na natulungan at naasistihan ng kanilang ahensya. Samadala, kaugnay naman sa packaging and marketing ng produkto, handa rin aniya ang DOST na umagapay. Malaki rin anilang may tutulong dito ng LGUs, lalo na sa pagsisimula ng mga maliliit na MSMEs upang ang kanilang produkto ay tangkilikin ng masang mamamayan. Definitely, if you want to have a very good packaging, mag-aad ka ng cost kaysa sa walang packaging. Okay, tinutulong sa bahay, hindi mo pinagod. Mas mura siya kung yun. Wala ka ng packaging cost. Pero the reason why you have a packaging cost, if you're intending it to be sold outside, then it can be stored for a longer shelf life. Right? So ibig sabihin, kung ang gusto mong benta ay luto nila, tapos benta ka na, mas mura dapat yun. Pero ibang packaging ka na dapat. Fit for purpose. No? But definitely, the biggest concern that I have in many researches by many universities is that sa pag-ideation stage pa lang, yung pag-iisip pa lang na tulog ng gusto kong gawin, dapat may market perspective na sila. Hindi pwede mag-develop ka ng product sa naisip mo, magkano binibenta. Dapat mag-isip ka na ng produkto na binibenta mo ay nabenta na mas mura kaysa sa competition para mas marami ang benta. Diba? So, yun yung problema. Kailangan natin turuan sila na ang scientist dapat may partner na market perspective. Kaya sa DOST, sa unang semester ko pa lang, nagpirma na ako with the Philippine Chamber of Commerce and Industry. Pag yung mga local business tayo, ay maging resource ng mga university para mabigyan sila ng tama perspective. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas lamang ang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, you should be able to. You learned about the person. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Inesponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Thank you.
Magbabalik na! Pwede ka na ba? Halina't bisitahin ang mundo ng siyensya, teknolohiya at inobasyon. Samot-saring exhibits. Samot-saring bagong kaalaman. Samot-saring serbisyo ng DOST para sa buong pamilya. At ang catch, libre lang ito. Kaya sama na! Changing Lives Through Science, the 2024 Mimaropa Regional Science, Technology and Innovation Week. Siyensya, teknolohiya at inovasyon, kabalikat sa matatag, maginhawa at panatag na kinabukasan. Sa May 7 to 9 na, sa Calapan City Convention Center, Calapan City, Oriental Mindoro. See you there! Sa DOST Mimaropa, hatid ay makabagong solusyon. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Sa ating police report, nahuli na pinagsanib na pwersa ng Calapan City Drug Enforcement Unit, Police Regional at Provincial Drug Enforcement Unit, ang isang 19-anyos na lalaki. Matapos bentahan ng isang plastic sachet na may pinaghihinalaang shabu ang posher buyer sa sityo Pamana for housing site sa Barangay Balite sa lungsod ng Calapan hapon noong 8 ng Mayo. Isinagawa ang operasyon matapos bigyan ng koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency ang mga operatiba ng City Drug Enforcement Unit para makapagsagawa ng drug bypass operations sa nasabing subject. Dahil talamak na itong nagbebenta umano ng illegal na droga sa naturang lugar. Nabilhan ng isang sachet ang lalaki sa halagang 500 piso kung saan nakuha sa bulsa ng suot itong short pants. Nahaharap sa salang paglabag sa RA 9165 ang suspect. Nakasulukuyang nakapiit ngayon sa Calapan City Police Station. Samadala, muling isasagawa ang taunang pagpupulong ng mga member consumers ng Ormeco sa 42nd Annual General Assembly o AGMA. Magkakasabay na gaganapin ito sa ilang piling distrito sa May 12, 2024. Sa temang Achieving the Goals of Rural Electrification, Recognizing the Roles of Enhanced MCO Engagement, Empowering Filipino Communities, nakatakdang ganapin ang 42nd Annual General Membership Assembly o AGMA. Ito ay ang taunang pagpupulong ng mga kasapi na nasabing kooperatiba. Ang lahat ng lehitimong kasapi ng Ormeco ay inaanyayahang dumalo sa 12 ng buwan ng Mayo, nagaganapin sa iba't ibang lugar sa lalawigan, sa bulwagang panlalawigan sa Kapitolyo sa lungsod ng Calapan. Honorable Aristeo Atienza Memorial Gymnasium sa Poblacion Puerto Galera, Evangelista Covered Court at sa Nauhan Evacuation Center para sa Bayan ng Nauhan. Ganun rin sa Pinamalayan Park Covered Court, Rojas Municipal Gymnasium at sa Bulalakaw Evacuation Center. Magsisimula ang registration alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ganap na launa ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon naman nakatakda ang business meeting proper kung saan ang mga paksang nakahain talakayin ay kinabibilangan ang ulat ng Board of Director President, General Manager at ng External Auditor, Financial, Technical at Institutional na Operasyon, Plano, Parangal at Hamon na napagtagumpayan, maigting na pagtutol at petisyon kontra sa pagtaas ng singil ng kuryente dahil sa NPC SAG-R application at ang akreditasyon sa TESDA ng dalubasaang teknikal na manggagawang dagitab ng Ormeco at pagtatag ng bukod na institusyon nito. Sa mga nais dumalo, mangyaring dumulog sa pinakamalapit na tanggapan ng Ormeco, magpatala ng maaga at piliin kung on-site o online ang paraan ng pagdalo o i-search ang Ormeco official Facebook page at i-click lamang ang link na nakalagay dito. Samantala, matapos naman ang isang malayang talakayan ay kasunod na gaganapin ang inaabangang raffle draw sa paraang Tambiolo kung saan maaaring magwagi ang mga kasapi ng mahalagang gantimpala at mga papremyo. At maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube, itime lamang po ang Newsline. Bisitahin at ilike din namin Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments, suggestions, mga balita at informasyon na nais yung iparating sa aming programa,
Tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan ng serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Jake Viray na nag-iiwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Maraming po salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.